Ang paglalagay ng mga ilaw. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kung ilalagay na niya ang pitong ilaw, kailangan na maliwanagan ng ilaw ang lugar sa harapan ng lalagyan nito. Kaya ginawa ito ni Aaron. Inilagay niya ang mga ilaw na ang sinag nito ay nagliliwanag sa harapan, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang buong lalagyan ng ilaw, mula sa ilalim hanggang sa itaas, ay ginawa mula sa ginto, ayon sa disenyo na ipinakita ng Panginoon kay Moises. Ang pagtatalaga ng mga Levita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ibukod ang mga Levita sa ibang mga Israelita at linisin sila. Ganito ang gagawin mong paglilinis sa kanila. Wisikan mo sila ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang mga damit. Pagkatapos nito, ay ituturing na silang malinis. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng batang toro at ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog na pagpaparangal sa Panginoon. Pagdalhin mo rin sila ng isa pang batang toro bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos, tipunin mo ang buong mamamayan ng Israel at italaga ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan. Dalhin mo ang mga Levita sa aking presensya at ipapatong ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa mga ulo nito. Si Aaron ang magtatalaga sa kanila sa aking presensya bilang espesyal na handog mula sa mga Israelita para makapaglingkod sila sa akin. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang mga kamay nila sa ulo ng dalawang toro na handog para sa akin. Ang isa ay bilang handog sa paglilinis at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At patatayuin sila sa harapan ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki at itatalaga sila bilang espesyal na handog sa akin. Sa pamamagitan nito, ibubukod mo ang mga Levita sa ibang mga Israelita at magiging akin sila. Pagkatapos na malinisan mo ang mga Levita at maitalaga sila sa akin bilang espesyal na handog, makapaglilingkod na sila sa toldang tipanan. Sila ang mga Israelita na ibinukod para lang sa akin, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita. Dahil ang bawat panganay sa Israel ay akin, tao man o hayop, nang pinagpapatay ko ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng Israel. At kinuha ko ang mga Levita, kapalit ng lahat ng panganay na lalaki ng Israel. Sa lahat ng mga Israelita, ang mga Levita ang pinili ko na tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Maglilingkod sila sa toldang tipanan para sa mga Israelita at gagawa sila ng mga seremonya para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita para walang panganib na dumating sa kanila kapag lumapit sila sa toldang tipanan. Kaya itinalaga nila Moises, Aaron at ng buong mamamayan ng Israel ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Naglinis ang mga Levita ng kanilang sarili at nilabhan nila ang kanilang mga damit. Pagkatapos, itinalaga sila ni Aaron sa presensya ng Panginoon bilang espesyal na handog at gumawa si Aaron ng seremonya para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila at para maituring silang malinis. Pagkatapos noon, naglingkod na ang mga Levita sa toldang tipanan sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Kaya ginawa nila sa mga Levita ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, para sa mga Levita ang mga tuntuning ito. Magsisimula ang mga Levita sa paglilingkod sa toldang tipanan sa edad na 25 at titigil sila sa paglilingkod sa edad na 50. At kapag magre-retiro na sila, maaari silang makatulong sa kapwa nila Levita sa pamamagitan ng paglilingkod bilang tagapagbantay sa tolda. Pero hindi na sila gagawa ng mga gawain sa tolda.
Ganito ang paraan kung paano mo ibibigay ang mga tungkulin sa mga Levita.